Hello po, sir. Good morning po. Magre-request po kasi sana ako ng form 137. Hindi po kasi makakapag-enroll yung anak ko sa bago niyang school kapag wala pong form 137 eh. Mami, private school po kami. Hanggat hindi niyo po nasisettle yung naiwan yung utang, hindi namin pwede i-release yung form 137 ng anak niyo. Ganito na lang, sir. Pwede po bang hulugulugan ko na lang? Sorry, Mrs. Mercado, pero school policy po ang full payment. Attorney, ayaw i-release yung Form 137 ng anak ko hanggat di daw po ako nagbabayad ng full payment sa dati niyang school. Legal ba to? Legal po ito. Ayon sa Manual of Regulations for Private Schools in Basic Education, Section 127 po, a pupil or student enrolled in one school is entitled to transfer to another school provided he has no unsettled obligations with the school he was enrolled in. Ibig sabihin, karapatan ng estudyanteng lumipat ng bagong school pero dapat tiyakin na mabayaran muna niya ang mga utang sa dati niyang school. Ayon sa Section 128 ng Manual of Regulations, ang mga schools ay may kapangyarihan na i-withhold ang transfer credentials ng mga estudyante na may utang para itong proteksyon ng paaralan. Ito ay sang-ayon sa Section 128 ng Manual of Regulations kung saan nakasaad, the release of the transfer credentials of any pupil or student may be withheld for reason of suspension, expulsion, or non-payment of financial obligations or any property that the student might have owed to the school. Ibig pong sabihin, pero huwag kayong mag-alala kasi makalipat naman yung bata. Maaari namang tanggapin ng bagong school ang bata under temporary admission o temporary enrollment habang wala pa ang transfer credentials. Pwede naman pong to follow na lamang ito. Ayon sa DepEd, mas priority dapat na papasukin muna ang bata sa eskwela. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulaang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.